mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandang loob, mga kasalanan ko'y iyong awin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami dumudulog sa iyong dakilang pag-ibig. Ngayon, ang araw ng kaligtasan ay palapit ng palapit. Upang sa pagdiriwang ng pagkabuhay, kami lalong sumigasig sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, inutusan ko ang mga tao na sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan at ako naman ang Diyos nila. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa ipinag-uutos ko at sila'y mapapanuto. Ngunit hindi sila tumalima. Ayaw nilang makinig sa akin. Sa halip, ginawa nila ang balang maibigan at lubusang nagpakasama sa halip na magpakabuti. Mula nang lumabas sa Ehipto ang inyong mga ninuno, hanggang sa araw na ito, patuloy akong nagsugo ng aking mga alipin, ang mga propeta. Subalit, hindi ninyo sila pinakinggan ni pinahalagahan. Nagmatigas kayo at masahol pa ang ginawa ninyo kaysa ginawa ng inyong mga ninuno. Jeremias, sasabihin mo ang lahat na ito sa kanila. Subalit, hindi sila makikinig sa iyo. Tatawagin mo sila, ngunit hindi kanila papansinin. Kaya ganito ang sabihin mo sa kanila. Narito ang bansang
ayaw makinig sa tinig ng Panginoong kanilang Diyos at ayaw ituwid ang kanilang landas. Naglaho na sa kanila ang katotohanan at di man lamang na babanggit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan, ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos. Tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok na inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Magsisi tayong mataos, alinang mabalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y dumulog at manumbalik ng lubos. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong yun, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki at ito'y nakapagsalita na mula noon. Nang gilalas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais iyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito.
kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsaman nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ari ang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. March 7 po ngayon, Huwebes, sa third week of Lent. At sa atin pong mga pagbasa, napakinggan po natin na may mga pagkakamali pala talagang hindi dala ng kahinaan at ignorance, kundi ng pananadya at malis. Dito po nang gagaling ang napakalaking error ng ilang mga taong nakasaksi sa pagpapalayas ni Jesus sa masamang espiritu. Tinawag nilang masama ang mabuti. Hindi dahil ito ang nakita nila, kundi dahil ito ang gusto nilang makita. Samantalang ang iba ay nanggilalas, ang ilan ay humantong sa pagsubok sa kanya. Hinamon nila siyang magpakita ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa kanya. Hindi tayo naiiba sa kanila kung minsan. Kahit tumatanggap tayo ng grasya, iba ang ating nakikita. Sa halip na kilalanin ang biyaya ng Diyos, ang focus natin ay ang wala sa atin o ang mali sa atin. Sadya nating sinusubok ang Diyos. Nakikipag-deal tayo sa Kanya sa isang transactional na pamamaraan. Sino-shortchange natin siya. Tinutuso. Ang sabi ng mahal na poong Jesus Nazareno, nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Sa panahong ito ng Kwaresma, binibigyan tayo ng sapat na pagkakataong i-fine-tune ang ating focus sa paglakad natin ng tuwid pabalik sa Kanya na maaaring nangangahulugan ng paglingon sandali para pulutin ang ating mga ikinalat gaya ng mga kasinungalingan. Ito po ang hindi ginagawa ng Diyos, ang magsinungaling. Dahil ang Diyos ay katotohanan. At pag ito po ang ginawa natin, ginagawa natin ang pinakamapanganib sa lahat ng mga kasalanan. Ang pinakadelikado, ang pinakamabagsik at maaaring hindi mapatawad. Kung pinabubulaan na natin ang Espiritu Santo at ang kanyang mga ginagawa para sa atin. Yun pong kawalang pakundangan o irreverence at katampalasanan
o blasphemy. Pag pinagsama po yun sa pagsisinungaling natin makikita. Laban po ito sa nature ng Diyos. Kung inyo pong napansin, hindi naman inakusahan ni Jesus ang mga nagbintang sa kanya na kaya siya nakakapagpalayas ng masasamang espiritu ay dahil binigyan siya ng kapangyarihan ng prinsipe ng mga ito. Hindi niya sila inakusahan ng ganitong kasalanan. Winarningan lang po niya sila na ang kanilang nilalandas kung hindi maitatama ay hahantong sa kasalanan yun. Ibig pong sabihin, kung masasanay po tayong baluktutin ang katotohanan, sa malaot madali paniniwalaan nating ito na nga ang katotohanan. Lalambungan ito ang ating budhi o konsyensya at makikita nating kasinungalingan ang katotohanan at ang kasinungalingan bilang katotohanan. Hindi na mapapawi ang salang ito dahil hindi na natin gusto pang patawarin o wala na tayong kakayanang tumanggap ng pagkakamali at pagpapatawad. Willing naman sana ang Diyos na tayo'y patawarin. Lagi namang available ang kumpisal. Pero bakit pa nga ba tayo hihingi ng tawad kung nawindang na ang ating moral compass o kinalyo na ang ating konsyensya na ang tingin natin sa tama ay mali na at sa mali ay tama na? Alam nyo, hindi po imposibleng mangyari ito sa atin dahil ang first step po para magkaganito ay pagsisinungaling o ang pagtangging kilalanin ang katotohanan. Tatawagin na itong white lies para pagaanin o inormalize. I-justify na kaya ito nagawa ay para isalba ang sariling pangalan o dignidad o para hindi na makasakit pa ng kapwa. Hanggang sa dito na masanay. Makukonsyensya ng kaunti, magkukumpisal, mapapatawad, maya-maya ay trap na ulit sa walang hanggang cycle na iyon. Parang nasa isang loop na hindi mahulagpusan. Parang addiction. Iyan ho ang Hades na pwedeng maranasan buhay paman. Dahil sa arrogance na ang tingin sa kasinungalingan ay katotohanan. Sa dilim ay liwanag. Sa suklam ay pag-ibig. Sa kabutihan ay kasamaan. At sa katinuan ay kabaliwan. Pati po katinuan, mga kapatid natin, ay nakasangkalan dito. Dahil po nakadepende ito sa katotohanan ng pagiging isa ng Diyos. Ito po yung tinatawag na oneness of God. Ibig sabihin, consistent po ang Diyos. Walang contradiction sa Kanya. Dahil dito, mailalagay natin ang tiwala natin sa Kanya. Nakadepende naman po sa tiwalang ito ang ating katinuan. Pag dumating na po tayo sa puntong ang paniwala natin hindi na 2 ang answer sa 1 plus 1, nangangahulugan po yun na diskaril na.
ang batayan ng ating katinuan. Ang balanse po kasi natin ay nakatayo o nakatungtong sa katotohanan. Sa pagkilala natin sa katotohanan at sa pagpapanatiling 1 + 1 = 2. Ang Diyos po ay katotohanan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, tulungan niyo po kaming lumakad sa katotohanan. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang tayo po ay natitipon kay Kristo na nangingibabaw sa lahat ng kasamaan, buong pagtitiwala tayong lumapit sa Ama, taglay ang ating mga kahilingan. Sa bawat paglapit ang ating pong dalangin, Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ang simbahan naway magpanibago at magpatotoo ng tapat sa mga dapat pahalagahan sa buhay at tumulong sa muling pagbuo ng isang wasak na mundo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ang mga Kristiyanong mananampalataya naway magkaroon ng tapang na mangaral sa ngalan ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Atinawang buong pusong itaguyod ang pagtatanggol sa katotohanan at salungatin ang malikhaing pang-aakit ng kasamaan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ang mga may sakit at may karamdaman naway paginhawahin ang pag-ibig ng Diyos na kanilang nararanasan sa pangangalaga ng mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Sa katahimikan ng ating puso, ilapit po natin sa mahal na pong Jesus Nazareno lahat ng dahilan kung bakit tayo naririto, nananalangin, nagmamakaawa. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ama naming makapangyarihan, sa aming mga panalangin, pinasasalamatan ka namin dahil sa iyong anak na tumubos sa amin mula sa kasalanan. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa pamamagitan niya na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sumasamot, humingi ng patawad.
magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, upang iyong kalugdan ang aming mga alay, dalisayin mo kami sa lahat ng kasalanan at huwag mong ipahintulot na kami masilaw sa kinang ng mga huwad na kaligayahan, kundi itaguyod mo kami ng aming makamtan ang iyong pangakong gantimpalang lantay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Ubispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo
sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ating pong si Jesus.
Announcement. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Paris Finance Office. Ang Nazareno Medallion tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building Ground Floor, Evangelista Street, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office, tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado, ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tulungang maisaloob at maisakatuparan ang iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krusang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, hinihiling at pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap.
Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa sa paglalakbay po natin sa buhay, lumakad tayo sa liwanag, kapayapaan at pag-asa ng ating minamahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus ng kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.